Luto na naman tayo ng waraga inap. Ayan. Isang boteng waraga inap. Meron tayong olive oil, dipsur mans, ismasri, basal, thom, lemon, batat, chizar, tomat, pipil aswad, melah, mga asin, tsaka kusbara. Mali, bakdonis. Ayan. O, diba? Yan, 2 cups tayo ng rice masari. 2 cups. Rice masari. Tapos na natin hiwain ang bakdonis. Yan yung sibuyas, kamatis, saka yung bawang. Yan. So yan na guys, tapos na natin hugasan yung bigas. Ang isunod natin ay pagsama-sama na natin lahat ngayon yung sangkap. Lagyan na natin siya ng kamatis, sibuyas, tsaka bawang, at tsaka kusbara, at tsaka yung mga sauces niya. Kagaya ng mga dipsur mans, asin, pilpil aswad, lemon juice, yung ganun. Ipagsama-sama lang natin yan lahat. I-mix natin siya ng mabuti para magkaroon ng ano yung lasa niya. Masarap to guys, kaya lang nasa iyo lang yung kung gusto mo ng sobrang maasim o hindi. Ikaw na bahala magtensya sa panlasa mo. Kasi ako pag gumawa ko nito, kailangan medyo maasim-asim siya para maano yung lasa ng lemon. Kaya meron din siyang sauce na dipsur man. Siyempre huwag mawawala yung olive oil. Kailangan talaga yun. Yan. Tingnan nyo kung ano ang kasunod niyan, guys. Natatakam na akong kumain. Hindi ako totally mahilig dyan sa waraga inap. Pero pagka masarap ang pagkatimpla, napapakain din ako. Kasi masarap siya. Ngayon pag naluto, yan ang lemon. So ngayon, prepare na natin yung paggawa natin. Naka-ready na yung cup. So yun na guys, ready na tayo, mag-umis natin ng balot, and pinas forward ko na siya, kasi yung pambalot natin dahon ng grapes, hindi siya ano, sumubra yung minix natin na pang palaman, kaya ngayon naghanap ako ng paraan, nilagay ko siya sa pilpil akdar, at saka sa potatoes. Ngayon, kasi tapos na siyang lagyan lahat, maglagay tayo ng sliced potatoes sa kaldero para hindi siya magiging matutong o hindi siya masusunog. Kasi abutan to siya ng kahit mga 2 hours, pwede na siya 2 to 3 hours or 4 hours. Depende kasi yun sa apoy nyo. Pero kung mahina lang siya, mas mahina, hindi siya masusunog at hindi rin siya matutuyo. Kasi, ididiin kasi natin yan paglagay. So, ayan. Ilagay ko na yung iba. Kaya si wala akong, kamatis sana lagyan ko. Kaya lang wala na, ano. Wala na siyang mix na yung rice. Yung pangwaraginam natin. Kung nakikita nyo, may pilpilak dar, tsaka
patatas siya na may palaman na. Ang gustong-gusto ng alaga ko dyan, yung patatas. Yung amo ko naman, yung pilpil akdar. Yung waragainam naman, yung alaga kong babae. So, tamang-tama lang. Nga, kung nakikita niya, sinasalansan ko na siya para hindi siya hindi siya bubuka ba? Hindi siya magulo pagka naluto siya. Kailangan ganun pa rin yung niya, pagkabalot niya. Kaya, tingnan niyo kung gaano ko kung gaano siya kakuting ilagay kasi kailangan pa isa-isa at maisasalansan mo siya ng mabuti sa kaldero. Kasi pagkalagay mo niyan lahat-lahat, ilalagay mo yung sauce niya. Pagkalagay ng sauce niya, tsaka mo siya tatakpan ng mabigat na bagay bago mo siya takpan ng takip ng kaldero para hindi siya bubuka. O, diba? Yan, ilalagay na natin ngayon yung sauce niya, guys. Ang sauce natin, nilagay natin siya ng olive oil, Debs Roman sauce. Tsaka, syempre, may lemon, may asin, pilpil, aswad. Basta kayo na bahala.